Buenos dias, amigos y amigas. Today we are going to make a follow-up vlog dyan sa trip ni incoming President Bongbong Marcos sa Australia. At sa first part na po, sa unang post natin about dito sa trip na ito, binalita po natin yung mga nag-rally po ng mga Pilipino Australians sa pagpunta ni Marcos dahil na napapahiya sila dahil at nagagalit sila dahil wala nang magaganda nangyari dito sa Pilipinas at napapahiya tayo sa buong mundo dahil binoto natin sa pwesto yung anak ng diktador at akala pa naman nila na mababago na yung system, political system dito na pareho dyan sa Australia na ang binoboto sa pwesto ay mga true public servants talaga at hindi yung mga anak mayaman at anak ng mga makapangyarihan. So, at sinabi po natin na ganito na po ang magiging pattern everywhere pupunta si Bongbong Marcos, sasamahan po siya ng bad news, ng negative news kasi yung mundo po hindi po ang value at justice system ng buong mundo hindi kapareho sa atin. Tulad po diyan sa Korea, sa Japan, ikukulong ka po talaga kung diktador ka, ikukulong ka talaga, iikwan ka talaga, meron pa nga hinahangpag po nila yung mga ibang dictators in the past like si Benito Mussolini ng Italy, si sila Saddam Hussein po. So they really suffer bad fate po sa kwan po. So pero dito sa atin, very forgiving yung mga Pilipino na you know, ine-elect pa natin. So hindi makikita ng mga foreigners bakit pwede mangyari ng ganyan bagay sa bansa po, democratic na bansa tulad ng Pilipinas. So kaya nga po nag-rally po yung mga Pilipino doon kasi sabi nila tyrants are not welcome here kasi yun nga ganun nga po ang kultura nila parang mga Australian na rin na what is right is right, what is wrong is wrong. Hindi pwede ikalimutan yung what is wrong. Gawin na lang right dahil 31 million Pilipinos ang bumoto sa kanya. So yun po, nasa news na naman ang Pilipinas, nasa news na naman ang presidente. Buti sana kung good news, di bad news na naman. Pagkatapos po, nagalit pa po dito yung si Juan po, si spokesperson ni Marcos na si Vic Rodriguez po na sabi, nakakahiya, wala sa kaugalian natin ang hiyain ang kapwa mo Pilipino sa ibang bansa. Ang dapat magsabi kung welcome siya ay gobyerno nila, hindi Pilipino na nandun lang dahil maraming puot. Medyo mali po itong remark ni Rodriguez kasi nagpapakita na talagang mata pobre po talaga sila. Talaga po hindi nila naiintindihan yung sitwasyon ng mga OFW. Talaga po what a shame on the OFWs. Sinabi may mga report na number one daw in almost every country may Pilipino at bumoto sa overseas voting, number one si Marcos. So, I tell you po, you will suffer for all of this. Kasi, ang hindi po alam, at hindi po siguro na-realize nyo, mga OFW, the reason andyan kayo, is because sa mga Marcoses. Kasi, nagsimula, ginagawa pa nila ito na parang accomplishment ni Marcos na sa panahon niya, nagsimula umalis yung mga OFW at ngayon sila ang nagpapa, you know, nasa balikat nila yung ekonomiya natin. Kung uuwi sila lahat, babaksak yung ekonomiya natin. So, hindi po yan tama sa isang bansa na nag-export ng human resources kaysa nag-export ng mga produkto ng mga cellphone, kotse, mga TV. Sana po ganun na ang bansa natin. Pero hindi, in-encourage ng mga Marcos. At marami rin po umalis dahil walang pag-asa po na pumipila yung mga tao para sa bigas.
at ngayon sasabihin pa ibababa ba daw sa 20 pesos yung per kilo po. So, hindi po nakakahiya sa mga Pilipino sa Australia. Nakakahiya kay Marcos. Kasi po, dahil sa kapalpakan at abuso ng tatay niya, sa kapalpakan na gawin first world country ang Pilipinas, bumagsak tayo from second to Japan only to almost bottom, nasa bottom na po. Kasama sa mga Myanmar, kasama sa mga Kwan po, sa mga kahit Vietnam, developed na po ng konti. So, kasama sa mga Laos, sa mga Bangladesh, dahil po, ninakawan tayo ni Marcos at through the years, wala tayong ginawa, kundi bayaran lang yung utang niya na kalahating trilyon para lang hindi tayo mabaon sa utang. Yun lang po. Almost 70% ng pera ng bansa napunta lang sa bayad utang na yan ni Marcos na almost hanggang kwan pa po, hanggang several years pa di pa tuloy yung bayad natin diyan, pero 30 years na natin na binabayaran yan. Una yung interest lang and then yung principal. So yun po, hindi talaga alam ni Vic. Buti po si Vlogcaster, 3 years naging OFW po yung asawa ko sa Kuwait. Hirap na hirap po talaga kasi may anak na kami noon, isa. Hirap na hirap sa bata, siyempre hirap rin sa akin, at siyempre hirap rin sa asawa ko. Later po, iistorya ko po yan sa inyo. Yan po ang dahilan kaya naglagay kami ng negosyo. Pinauwi ko siya. Naghanap kami ng iba't ibang negosyo. Hindi nag-succeed lahat, pero eventually, gumanda naman yung buhay namin hanggang ngayon. So, yun po. Yan, for business kwan ko na pa yun. Para business advice ko na po later yan sa business coaching. So, balik tayo dito kay Marcos. So, yun po. They have all the rights dito mga OFW kasi they part of their earnings, nagbabayan sila ng tax dyan at naghihirap sila sa Pilipinas. So, they have all the right to kwan po. So, ang issue po talaga natin today is ito na naman po. Lumabas na naman sa mga Australian newspaper na pumunta daw po si Kwan, si Marcos dyan, na which is again another black eye sa atin kasi lahat ng pinupuntahan siya, binibigyan ng motive. Although sinabi ng kampo ni Marcos, andyan siya para bisitahin yung anak niya, si Vincent, at i-enroll ata dyan sa Australia. Pero sabi naman ng isang newspaper dito na ng mga reports, kasama na po yung local media dito tulad ng Rappler, na pumunta daw talaga si Marcos dyan ay para daw po bisitahin yung company ng mga Marcoses ng Austrapil ang pangalan. Registered daw po under sa Australia na Evelyn Hegyesi. Sabi daw po, napakita daw po sa records ng Supreme Court na noong 1971 po, tinayo daw po ni President Ferdinand Marcos Sr. yung Austrapil at naging foundation daw po ito. At dito daw po tinago yung mga pera na ninakaw ng mga Marcos sa Pilipinas. Kasi ganito nga po ang pattern ng mga Marcos. Nagtayo sila po ng mga foundation at doon nila nilalagay yung pera na ninakaw nila. At ngayon nilalabas sila galing sa Talyano Gold. So, na hindi naman po totoo kasi makikita po yan ng 31 million na hindi sila bibigyan ng 1 million, hindi rin sila bibigyan ng gold bars kasi na budol-budol lang po talaga sila. So, yun po, meron po, ganun po ang mga Marcoses, meron sila mga dummy firm sa Switzerland, dami, meron po sila na kwan po, mga gadami companies sa US, may kaso, di ba, meron tayo unang vlog po kung saan inihayag natin po yung kaso ni Marcos dyan sa US, kung saan meron multa sa kanya, may multa sa kanya sa isang court dyan, kung saan humaharap siya sa mga kaso na ganito, sa ill-gotten wealth, ng $303 million. So, yun po. At dito naman po sa Kwan, sa Australia po, itong pera sa Australian Foundation ay kasama po sa 658 million worth of
stolen assets ng mga Marcoses po. Kasama na po ito doon sa 10 billion kabuuan na ninakaw daw ng mga dollars, ha? 10 billion dollars or kalahating trilyon. Mahirap po, lagyan ng zero yan. Kalahating trilyon na ninakaw ng mga Marcoses sa atin. Although sa isang GMA interview, inamin ni Melda, 3 trillion talaga ang pera nila. At ibibigay doon ito sa tao. But that was 10 years ago. Recorded po yan sa GMA. Pero hanggang ngayon, wala pa yan. Wal ni Cinco, hindi pa binabalik sa atin. Pwera lang po ngayon kasi ginamit, nagamit sa boat buying. Kaya yun, talo si Mayor Isko sa boat buying na yan. At bumaba yung numero niya kasi syempre bumoto yung mga tao doon sa nagbibigay. So yun po, itutukan po natin itong issue na ito. So sa, everywhere pupunta si Marcos, may protest. Everywhere pupunta si Marcos, may suspicion na binibisita niya o kinukuha niya yung mga pera na nakatago doon sa mga foreign account. So, ganito na po ang pattern at susunod siya ng media para ibalita na andito yung anak ng diktador. So, sana po Marcos and his people will realize that they should really work for redemption. Yung linisin na talaga nila mga ang pangalan ng mga Marcoses na sa pagsauli ng mga ninakaw nila, iwanan na nila konting bilyon sa pamilya nila, okay pa yun, pero isauli nila, lalo na yung 203 billion kwan estate tax at kasama na po ibang mga ninakawan nila at make amends and apologize to the victims of martial law. Mga 36,000 po yun na nakulong, na torture, na rape, at mga 3,000 ang pinatay during Marcos time. So, sana po, we are hoping for redemption and bantayin po natin itong issue. So again, pakikalat na lang po ito to inform everyone about the background sa Marcos connection, sa Marcos gold or Marcos money sa Australia. And don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel. And see you in my next vlog. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nokum, subscribe kayo rito sa Vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.